Sa istorya nagwawakas sa pag-ibig na wagas, sa isang munting harana para sa'yo. Yan yung paborito niyang kanta. Hi. Miss ko na siya. Siya lang naman kasi yung unang taong pumapasok sa isip ko eh. Gusto ko ang lahat sa kanya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin, pero gusto ko kung ano man itong nararamdaman ko. Lagi kong naalala yung mga ngiti niya na para ba nagsasabing masaya akong kasama ka. Yung mga tawa niyang napakasarap pakinggan. At yung mga mata, ramdam ko ang nararamdaman niya kapag nakatingin ako sa kanyang mga mata. Para bang kilalang kilala ko na siya. Kamusta na kaya siya? Ay hindi. Hindi pala ako dapat malungkot kasi magagalit siya. Kasi gusto niya, lagi akong masaya. Ay, tama na nga to. Makapagbihis na nga. Alam kong hinihintay na niya ako. Ano kaya isusuot ko? Dapat naging gwapo ako sa paningin ng taong mahal ko. Ito kaya? Oh, ito. Ito na lang siguro. Regalo niya sa akin to nung first anniversary namin. For sure, magugustuhan niya to pag nakita niya suot ko to. Okay na kaya tong ayos ko? Medyo kinakabahan kasi ako eh. Bahala na. Sobrang excited na ako makita siya eh. Teka, ano pa bang kulang? Nasaan na yung regalo ko? Ah, ayun! Yung favorite red roses niya. Gustong gusto niya na to eh. Ewan ko ba kung bakit. Ay nako, ito talagang kapatid ko. Hinihintay na naman siguro niya yung boyfriend niya. Ayaw na ayaw pa naman ng babaeng pinaghihintay sila. Di nila gusto yung mga ganun. Dahil ang mga babae, hinihintay, hindi pinaghihintay. Naalala ko nung nililigawan ko pa lang siya, ilang red roses din nabigay ko bago ko makuha yung matamis niyang oo.
Sana maging unforgettable tong araw na to para sa amin. Ang tagal din namin di nagkita. Ano ba problema mo? Wala. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang mga babae, vocal yan sa feelings nila. Sasabihin nila kung anong nararamdaman nila. Pero kadalasan, may mga salitang nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan. Katulad ng, okay lang ako. Madalas nating marinig yan. Ginagamit ng mga babae ang mga katagang okay lang ako bilang panangga sa mga lalaking sadyang manhid at di makabasa na nasasaktan sila. Sabi nga ng mga babae, ganun talaga eh, titiisin ko na lang. Wala din naman akong magagawa eh, kaya okay lang. Minsan, kailangan mong magpanggap na manhid para kahit harap-harapan ka na nasasaktan. Kunwari, hindi mo nararamdaman. Naalala ko yung mga panahon na nakita ko siyang malungkot. Sabi niya, okay lang siya. Pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Ayoko nakikita siyang umiiyak. Hindi ko kaya nakikita siya nasasaktan. Kung pwede ko lang alisin ang sakit na nararamdaman niya, ginawa ko na. Kaya nangako ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. At tutuparin ko yun. Lahat gagawin ko, makita lang siyang masaya. Alam nyo, isa na siguro sa pinakamasakit na pwedeng maramdaman ng mga babae sa buhay nila ay yung malaman nilang niloloko na pala natin sila. Yung tipong pagsasabay natin sila, di ko alam kung anong motibo ng ibang mga lalaki kung bakit nakukuha pa rin nilang manloko at manakit ng babae. Yung tipong ginawa mo naman ang lahat pero di pa din sapat. Sabi nga nila, kapag ang babae na ang umayaw, nasaktan na yan. Pero kapag ang lalaki ang umayaw, may iba na yan. Minsan, sa buhay, di natin masisisi ang mga babae kung sila na ang bumitaw. Dahil sa tingin nila, nagawa na nila ang lahat. Pero para sa ating mga lalaki, di pa rin pala sapat. Mas okay na sigurong malungkot ng panandalian kaysa magpakamartir ng pamatagalan. Ang buhay, sadyang mapaglaro. Kung ano pa yung kailangan mo, yun pa yung wala sa'yo. Kung ano pa yung gusto mo, yun pa yung ayaw sa'yo. Kasiyahan na nga lang kailangan pang paghirapan. Alam nyo kung bakit tayo nasasaktan? Simple lang. Kasi lagi tayong umaasa sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Nagmamahal ng taong di tayo kayang pahalagahan at naghihintay sa isang nakaraan hindi na pwedeng balikan. Minsan, matatanong mo na lang sa sarili mo, bakit kaya may mga tao na ipaparamdam sa'yo na mahalaga ka tapos kapag napaniwala ka, iiwanan ka? Ang mga babae, iniingatan, hindi sinasaktan. Pinapasaya, hindi pinapaiyak. At higit sa lahat, minamahal, hindi niloloko. Kaya ako, hanga ako sa mga babaeng pinipilit maging malakas kahit nasa kanila na ang lahat ng dahilan para sumuko. Kung ako ang tatanungin, dapat samantalahin ng mga lalaki ang bawat pagkakataon na magkasama sila. Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal mo siya. Naalala ko pa, sabi niya sa akin,
Gusto niya maging ulan. Wala siyang pakialam kung mahulog man siya. Basta ba hindi siya nag-iisa at nandito ako para sa kanya. Sabay kaming mahuhulog sa isa't isa. Pero marami na nagbago. Tulad ngayon. Ngayon ang araw ng ika-5th anniversary namin. Pero alam niyo kung ano masakit? 4 na taon ko lang siyang nakasama. Ngayong araw din kasi ang first death anniversary niya. Kaya siguro ganito na lang ako makapagsalita sa inyo. Kasi alam ko ang pakiramdam na mawalan at iwan. I'd been so strong for so long, I could handle everything. But now that you've gone through that door, I can't see anything. Stay.